What is up and welcome again sa panibagong motovlog dito sa 450SR ng CF Moto. Pwede bang pang daily ang 450SR? Apaka-pogi! Ang ganda! Tis-pogi dahil mabigat din ang ating bag pero parang kaya naman. Tara! Ang oras natin is 11 a.m. Ang call time sa PICC ay 12 p.m. Tingnan natin, naabot kaya tayo. Pag ako magko-commute at nakasasakyan, tapos ganyang oras lang bibigay ko, hindi aabot yan. Oh no, anyari po. Ano kaya nangyari kay ate? Sarap sa piling. Sana di sumakit yung likod natin. Panalo, ang ganda. Ito, nagtitingin ang pusa eh. Parang artista eh. Parang nung nakaraan lang sinasabi ko sa vlog ko, ang sarap pumasok dito sa expressway. Up to work. Ay, kung araw-araw lang ganito, no? Tapos kumikita tayo sa motovlog para yun yung panggastos natin. Kasi mahal din naman pagkain araw-araw. Actually, hindi araw-araw. Sarap lang sa feeling lagi sa trabaho, no? May stress ka pero ito yung pambawi mo, papunta pa uwi. Ito yung stress reliever mo from your work. Sarap. Ang ganda ng position ko dito sa sports. Damang-dama ko. Hindi nga lang siya kasing lakas at kasing smooth ni CB, you know? Pero okay na okay ito. Parang yung 130 sa mga malalakas na motor, mabagal lang yun. Kahit same speed lang. Pero dahil maingay ito, at yun lang talaga yung capacity ng motor niya, nagmumukha mabilis yung 130, ano? Siguro dahil na rin sa sound or sa feeling sa bike, sa throttling. Sorry guys, lakas ng wind noise, panigurado kasi hindi umapit ng todo yung helmet ko dahil nagpalit tayo ng strap para pumanta yung angulo natin dito kay 450SR. Bali ngayon ko nararamdaman yung benefits ng visor, no? Yumuko na po tayo dahil malakas ang hangin. Problema sa ganitong visor, natutulungan ka na sa wind, pero pag di kayo muko, lalong naiipon lahat ng wind para sa ulo mo, ano. Sana nakatulong yung paglalagay ko ng panyo sa helmet ko. Luwag eh. Basta hindi umuulan at maaraw, dyan mo makikita yung benefits ng pagmamotor, no? Bukod sa tipid siya sa gas compare sa kotse. Ayan, yung mga gantong traffic, lalo na pagka nagmamadali ka or gusto mo isakto lang yung oras para sa trabaho mo, is doon ka nito papasayin. Doon ka magbe-benefits dito. At maraming salamat sa Moto 450SR at sa Auto Garage na may-ari po nito na ating narentahan. And syempre maraming salamat din dito sa may-ari ng Insta Ace Pro. Maraming salamat Boss Dos J dahil pinera mo ako ng Insta Ace Pro dalawang araw na to. Sabi ko sa kanya, papayaramin ko rin sa kanya itong DJI Osmo Action 4 pag gusto niya ng dual cam setup tulad ng ginawa ko. Daig pa vlogger eh. At nandito na po tayo sa Harbor Link, Mindanao Avenue, kung hindi ako nagkakamali. At eto, papunta na ito ng Maynila. Bababa tayo ng Manila Port.
Ang laking bagay ng way na to, pagandahan mo papuntang Maynila. Hindi pa ako nadadaan dyan, pero yun o, nakalagay, papuntang Spanya. Ay, hindi ko rin alam kung mas malapit yun. Pero alam ko, ito mas malapit sa pupuntaan ko. Nasabi ko na ba kanina kung saan ako pupunta? So, pupunta po tayo sa PICC Manila. Nandun po ang aking work bilang SDE Editor. Freelance Video SDE Editor. Wag. 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 As of medyo bumabagbag ako, nakatulong yung paglalagay ko ng panyo sa ulo. Ayos, buti na lang. Hindi na yumuyuko ang ating helmet. Delikat talaga yung liko na to eh, no? Biglang wala na pagligo nyo. Yan ha, buti na lang maingay ang motor natin. At syempre, nag-ingat din po sila bilang sila na tumatawid. At ito po at ay tundo ang ating dinadaanan sa mga oras na to. Kakagulatan pa po. Ayun lang, apakainit nito. Grabe. Ah. Wala pang numbers. Grabe ang init kanina no, nahinto ako doon. Kaya pinatay ko agad yung makina, pati itong front cam natin eh. Ang mamaya mag-overheat eh. Hindi ko pa subok yung Ace Pro. Yung ano, tawag dito, itong DJI Osmo Action 4, tatagdo. Kayang-kaya niya yan. Enjoy na enjoy kang pagmumotor, tas late ko na realize, oh she. Papasok nga pala ako sa trabaho, kala ko nag-rides ako eh. Grabe ang init pag nahihinto. Malapit na po ako sa aking destination. At itanin po, napakadaming rider dito. First time ko lang ito ma-experience no, na nag-ride ako na nakamandami kong kasabay ng motor. Sa Mio, parang hindi naman ako na-overwhelm ng ganito. At ayan po ang Luneta Park. At dito ang Ocean Park sa kapila. At ito po ang Dolomite Sand. Somewhere here. Ayun, nakita ko na. Pero never pa ako nakatungtong dyan. No? Puro sa picture ko na ako siya nakita. At ang oras natin ngayon is 58 AM. Diba? Hindi tayo late. Kung commute to, nako grabe. Kung sa pagmamotor, isang oras lang to. Sa kotse, 1.5 hour. Sa pagkukommute, ako 2.5 hours to or 3 hours. At ang hindi ko kinakaya sa pagkukommute is yung napakahabang pila. Mainit, siksikan, at di mo alam kung may sasakyan ka pa pag late ka na umuwi. Ganun kasi yung work namin eh. Late na yung uwi lagi.
Ito pala yung gate 2. Hello po, good afternoon. Sa signing po na event, tapos ako po yung mag-e-edit. Apo, yung editor nila. Ilan CC yan, sir? 450, sir. 450. 450, pwede yan sa ano? Oo. Laking bagay, pang city riding lang. Pa-park po kayo? Apo. Vlog yan, sir. Hello, vlog. Hello, hi. Shout out. Live ba yan? Bigyan ko po kayo sticker. Nag-start pa lang ako mag-vlog eh. Ayun, yeah, perfect kami ngayon. Thank you po. Apo, thank you po. Transparent. Ito, maganda-ganda. Ito, hindi transparent. Yan! Initial ko to eh. Congrats po kayo ate. Sila po ang unang strangers na nabigyan natin ng sticker. Shoutout po. PICC Outsource Parking Area. Ayun. Late ko na naisip kanina eh. Kayo po una ko mabibigyan ng sticker. First time ko lang mag-sticker eh. Thank you po.